Welcome pong muli sa Tinagalog Movie Recap Channel. Isa na namang movie recap ang ating tatalakayin na may pamagat na Mr. Fox and Miss Rose. Kaya sit back, relax and enjoy. Nagsimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalanggaw na nakahiga na walang malay sa isang nasirang kotse sa ilalim ng isang bangin. Si Xing, isang babaeng katutubong nayon, ay nakatingin sa kotse mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising sigaw at umalis sa kotse, napadpad sa mabatong lupain. Bahagya siyang naglalakad ng ilang metro ang layo mula sa crash site nang lapitan siya ni Xing at pinabagsak siya sa pamamagitan ng bato. Ang eksena ay bumalik sa 8 oras bago ang malagim na aksidente sa sasakyan. Si Gao, na isang gem hunter, ay sinamahan ni Xiana, ang kanyang dealer, at si Chin, ang kanyang technician, habang ang tatlo ay nakatayo sa isang bangkita. Doon, nakita ni Gao ang dalawang lalaki sa isang kotse na masamang pinagmamasdan siya mula sa kalye, at agad niyang napagtanto na inupahan sila ng mga masasamang loob. Nag-goodnight si Gao kina Xiana at Chin bago pumasok sa kanyang sasakyan at umalis. Gaya ng kanyang inaasahan, pinaandar din ng mga lalaki ang kanilang sasakyan at sinundan siya ng mga ito. Inapakan ni Gao ang gas at pinabilis ito na nagdulot ng matinding habulan ng sasakyan na naging sanhi ng aksidente. Bumalik tayo sa kasalukuyan, nagising si Gao at natagpuan ang kanyang sarili sa isang sinaunang kakaibang nayon. Dito, ang mga babae ang nangingibabaw na kasarian habang sila ay nangangaso at nagbibigay ng pangangailangan sa kanilang mga pamilya, habang ang mga lalaki ay ang gumagawa ng mga gawain bahay at nag-aalaga ng mga bata. Ang mga ama ang tagapag-alaga at nagluluto ng mga pagkain habang ang mga ina ay nagsisilbing mga bantay at sundalo na nagpo-protekta sa kanilang mga asawa. Ang nayon ay isang liblib na lugar na ganap na nahiwalay sa labas ng mundo dahil wala silang teknolohiya o kaalaman sa anumang produktong siyentipiko. Nalaman din ni Gao na si Xing ang reyna ng tribo at namangha siyang matuklasan ito. Sa una, hindi sila pinaniwalaan ni Gao at ipinapalagay na ang mga taga-nayon ay mga nerdy cosplayer lamang na may magagandang costume at perpektong setup na parang nag-show shooting lang. Isinusumpa niya si Xing at ang iba pang kababaihan na ikinainis ng magandang pinuno ng tribo. Naiinis si Xing sa kanyang pag-uugali at pinananatili si Gao sa isang kahoy na pulungan bilang parusa. Nang maglaon, napagtanto ni Gao na sila ay tunay na mga tao at nagpa siya na bumalik sa lungsod sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sinabi ni Yun-hi, ang astrologo ng tribo, kay Gao na hindi siya makakaalis sa nayon nang walang pahintulot ni Xing. Pagkaraan ng ilang oras, nakiusap si Gao kay Xing na palayain siya mula sa kulungan at dalhin siya sa kanyang sasakyan. Si Xing, bagamat may pag-aalinlangan, ay naawa ito at sinamahan siya. Bumalik ang dalawa sa crash site habang naghahanap si Gao sa kanyang sasakyan ng mga kapaki-pakinabang na supply. Nakahanap si Gao ng metal na pamalo at nilaro niya ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang sasakyan. Pero nagkamali siya at nahampa niya si Xing sa ulo, dahilan para mawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig. Sinamantala ni Gao ang gininto ang pagkakataon upang makatakas at nagsuot ng backpack habang tumatakbo siya sa malapit na kakahuyan. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang tumulo ang tangke ng gasolina ng kotse, at sa lalong madaling panahon, si Xing ay napapalibutan ng isang singsing ng nagliliyab na apoy. Nakita ng mga taga-nayon ang apoy at mabilis na nagmadali sa pinangyarihan habang nagbubuo sila ng mga balde ng tubig upang mapatay ang apoy. Narinig ni Gao ang hiyawan ng mga taga-nayon mula sa kakahuyan at nakonsensya sa pag-iwan kay Xing. Nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan at nagbuhos ng isang balde ng tubig sa kanyang sarili bago pumasok sa nagniningas na apoy at binuhat si Xing palabas doon. Sa mismong pag-alis nila sa site, sumabog ang kotse, at ang dalawa ay dumaong sa isang kalapit na lawa na lubos na ikinatuwa ng mga taga-nayon. Sa sumunod na eksena, bumalik si Gao sa nayon at nakita niya ang kanyang telepono sa kanyang backpack. Nagpatugtog siya ng kanta dito na umakit sa atensyon ni Xing habang nagmamadali itong pumasok sa silid. Natatakot si Xing sa kakaibang device at sinubukan itong basagin, ngunit tiniyak sa kanya ni Gao na hindi ito nakakapinsala. Pinagamit niya sa kanya ang kanyang earphones, at sa huli ay nakinig sila ng musika ng magkasama habang si Xing ay nakatulog pagkalipas ng ilang sandali. Inihiga ni Gao si Xing sa kama, pagkatapos nito ay maigting siyang naghahanap sa silid, umaasang makahanap ng mapa na magdadala sa kanya pabalik sa lungsod. Sa silid, tuwang-tuwa si Gao nang nakahanap ng Sapphire Gemstone at naisipan niyang tanungin si Xing tungkol dito kapag nagising siya. Kinaumagahan, sinabi sa kanya ni Xing na ang Sephiro ay regalo mula sa kanyang namatay na ina. Isang sakam na si Gao ay nag-aalok sa kanya ng ilang bagay, gaya ng isang mangkok ng instant noodles, isang nobela, at maging ang kanyang telepono, kapalit ng bato. Gayunpaman, tumanggi si Xing na mawalay sa hiyas, ipinaliwanag niya na ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari.
Sigaw ay nabigo ngunit nagpasya siya na nakawin na lamang ang hiya sa halip. Kinalaunan sa araw na iyon, hiniling ni Shing kay Gao na makipagkita sa kanya sa isang open field sa gabi upang sila ay manood ng mga bituin ng magkasama. Tinanggap ni Gao ang alok habang si Shing ay nakakatakot na ngumiti at umalis sa kanyang tinutuluyan. Nang gabing iyon, nakahiga ang dalawa sa damuhan at nakatingin sa mabituing kalangitan. Bigla, sinunggaban ni Shing si Gao at sinubukang tanggalin ang kanyang damit na ikinagulat niya. Itinulak niya siya, at ang dalawa ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Nagulat si Gao nang matuklasan na sanayon, ang ibig sabihin ng manood sa mga bituin ay makipagtalik. Kaya naman, sinuntok siya ni Shing. Biglang tumakbo si Gao patungo sa sanayon upang tumakas, hinabol siya ni Shing na may mainit na pagtugis. Nagalit si Shing kay Gao, at ipinakulong siya noong bumalik sila sa sanayon. Ipinaliwanag ni Gao kay Shing na hindi niya alam ang nakatagong kahulugan sa mga sinabi niya. Sinabi rin niya na sa kanyang pananggalingan na ang mga tao ay nagpapahayag ng kanilang mga damdamin ng romantiko tulad ng pagtatapat ng kanilang pag-ibig tuwing may snow. Sa wakas ay naiintindihan na ni Shing si Gao ngunit pinalipas pa rin siya ng gabi sa selda habang siya ay bumalik sa kanyang shed. Bumalik tayo sa lungsod, same time na hinanap ni Nazana at Shing si Gao nang hindi nagtagumpay, pinuntahan nila ang daan kung saan lumihis ang kanyang sasakyan sa bangin ngunit nabigo silang makita siya. Gumagamit si Shing ng drone para hanapin ang lugar ngunit ang isang magnetic field ay nakakagambala sa sasakyang panghimpapawid at nagiging sanhi ng pagkablangko ng monitor ni Shing. Pag-uwi ng dalawa, nakilala nila si Lian, isang babaeng negosyante na pinirmahan ni Gao ng kontrata. Ang kontrata ay nag-uutos kay Gao na makipagkita kay Lian tuwing 15 araw, at ang hindi paggawa nito ay magbibigay ng 60,000 multa. Sa ngayon, 13 araw na ang nakalipas mula nang mawala siya, at hinahanap siya ni Lian. Nagsisinungaling si Zana na naglakbay si Gao sa kabundukan at babalik sa lalong madaling panahon. Hindi kumbinsido si Lian at binibigyan ng 48 oras ang duo para hanapin si Gao bago siya kumilos. Balik tayo sa Nayon, dinala ni Shing si Gao sa kakahuyan. Ipinagtapat ni Shing ang kanyang pag-ibig para sa kanya at hiniling na pakasalan siya habang itinapon niya ang isang balde ng dugo ng manok sa kanya. Tila, mali ang pagkarinig ni Shing sa kanya kagabi at naisip niyang ang dugo na sinabi niya ay may ibang kahulugan sa kanila. Si Gao ay asar sa kanya at lumakad palayo sa pagkabigo ngunit nahuli siya sa isang bitag pagkaraan. Desperado si Gao kay Shing na palayain siya mula sa bitag. Gayunpaman, hiniling ni Shing sa kanya na tanggapin ang kanyang wedding proposal bago niya ito gawin at sa huli ay pumayag ang isang talon ng Gao. Sa kanilang pagbabalik, nakita ni Gao ang isa sa mga tall limb ng drone ni Shing na nakahiga sa mga palumpong. Nang makita ito, napag-alaman niya na hinahanap siya ng kanyang mga kaibigan, at siya ay nagpa siya na tumakas mula sa Nayon sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, nag-usap si Gao at Shing at nagpas siyang magpakasal kinabukasan. Nag-usap si Gao at Shing tungkol sa lupain ng Nayon at nalaman niya na mayroong isang lihim na kuweba sa kagubatan. Naisip niya na ang kuweba ay isang labasan mula sa Nayon at nagplano na gamitin ito upang makatakas. Napag-alaman ni Gao na ang Nayon ay may imbakan ng alak at nakiusap siya kay Shing na dalhin siya dito. Siya ay obligado, at ang dalawa ay nagtungo sa gitnang pantry ng Nayon. Nang hindi niya nalalaman, naghulog si Gao ng ilang pampatulog sa bar aisles ng alak bilang isang pakana upang patulugin ang lahat ng mga taga-Nayon sa panahon ng kanilang kasal. Nang maglaon, bumalik ang mag-asawa sa silid ni Gao, at inaalok sa kanya ni Shing ang kanyang batong sepiro bilang maagang regalo sa kasal. Nakonsensya si Gao ngunit kinokolekta pa rin niya ang hiyas. Nang sumunod na gabi, idinaos ng mag-asawa ang kanilang seremonya ng kasal at pinagmamasdan ang mga natatanging seremonya ng tribo habang si Shing ay lumuhod at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Gao. Tanggap siya ni Gao na maging asawa niya. Pagkatapos nito, ang mga taga-Nayon ay umaawit at tumutugtog ng isang awit ng pag-ibig habang ang bagong kasal ay sumasayaw ng sabay-sabay. Upang tapusin ang kapistahan, nagmungkahi si Gao ng isang toast at hinihimok ang mga taga-Nayon na uminom ng kani-kanilang mga mangkok ng alak. Ang inuming may pampatulog, ngunit itinatapon ni Gao ang kanyang inumin noong walang nakatingin sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nakatulog ang mga taga-Nayon habang nag-iimpake ng bag si Gao at umalis sa Nayon, dumaan siya sa kakahuyan at kalaunan ay nakarating sa kuweba na nag-uugnay sa labas ng mundo. Determinado, pumasok si Gao sa madilim na kuweba at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa lungsod. Kinaumagahan, sa wakas ay narating niya ang dulo ng kuweba at tumakbo sa tuktok ng isang bundok na kangiti habang nakikita ang isang kalapit na kalsada. Bumalik sa bahay ni Gao, dumating si Lian kasama ang kanyang mga tauhan dahil malapit nang matapos ang 48 oras na deadline.
Tinanong ni Lian si Nazana at Chin tungkol sa kinaroroonan ni Gao, ngunit isiniwalat ng dalawa na wala silang ideya kung nasaan siya. Nang marinig ito, inalok ni Lian si Zana ng isang kontrata na maglilipat ng pagmamay-ari ng bahay sa kanya. Tumanggi si Zana na pumirma sa papeles, ngunit walang pagpipilian si Lian. Sinenyasan ng negosyanteng babae ang kanyang mga tauhan na ay hostage ang dalawa dahil doon napilitan si Zana na pirmahan ang papel gamit ang thumbprint. Sa kabutihang palad, dumating si Gao sa harap ng pintuan sa tamang oras upang pigilan sila. Sinamantala ni Chin ang distraction at nilalamon ang pinirmahang kontrata habang kausap ni Gao si Lian. Sa huli, ang babaeng negosyante ay umalis sa bahay at nangakong makikipag-ugnayan. Noong siya ay umalis, si Gao ay bumangon at nakikisalo sa pagkain sa kanyang mga kaibigan na nagtatanong kung nasaan siya sa buong oras. Nais ni Gao na protektahan ang mga taga-Nayon mula sa labas ng mundo, kaya mataktikan niyang iniiwasan ang kanilang mga tanong at pagsisinungaling sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nilang kumain, ipinakita ni Gao sa kanila ang Sapphire Gem na nakuha niya kay Xing. Ang duo ay namangha sa bato na hindi makapaniwala dahil hindi pa sila nakakita ng Sephiroth na ganoon kalaki sa loob ng maraming taon. Sa wakas, iniabot ni Gao ang hiyas kay Zana kasama ang isang sample ng lupa mula sa Nayon para sa pagsasaliksik. Pagkaraan ng araw na iyon, binisita ng tatlo ang tiyuhin ni Gao, si Wen, sa isang nursing home at nagsuot ng clown costume para aliwin ang mga matatandang nakatira. Sa sumunod na eksena, nagising ang mga taga-Nayon at galit na hinanap kung nasaan si Gao. Nadurodge ang puso ni Xing sa kanyang pagkawala at hindi nagtagal, nalaman na nakatakas siya kasama ang hiyas. Para pagtagumpayan ang kalungkutan, nagpasya siyang pumunta sa lungsod para hanapin siya. Ang astrologo ng Nayon, si Yun-hit, sa una ay hindi sumasang-ayon sa kanyang pagtungo sa lungsod. Gayunpaman, nang nagmakaawa si Xing sa kanya, dinala ni Yun-hit si Xing sa pasukan ng kuweba at bago umalis ang Reyna ay binalaan siya na mag-ingat sa mga tao sa lungsod. Pagdating ni Xing sa lungsod, naabutan niya si Yi Tian, isang sikat na social media influencer ng astrolohiya na naghahanap ng babaeng co-host. Ang kakaibang kasuutan at kakaibang pag-uugali ni Xing ay pumukaw sa kanyang interes, at nag-aalok siya na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Kiniling ni Yi ang kanyang manager, ngunit ang isang nalilitong Xing ay nag-abot lamang sa kanya ng isang card na iniwan ni Gao sa Nayon. Nakahanap si Yi ng isang numero dito at tinunton si Gao sa isang malapit na nursing home. Sa kahilingan ni Xing, hinitid siya ni Yi sa ipinahayag na lokasyon upang hanapin si Gao. Pagdating nila sa nursery, nakita ni Gao si Xing mula sa malayo at tumakbo siya bago niya ito makita. Nagtago siya sa likod ng ilang palumpong at pinagmamasdan si Xing habang hinahanap siya nito. Kalaunan ay sumuko si Xing at naglakad patungo sa labasan ng bahay ngunit agad na tumalikod nang marinig niya si Gao na bumahing mula sa isang kalapit na palumpong. Lumabas si Gao gamit ang kanyang clown costume ngunit hindi siya nakilala ni Xing at pinanood lamang siya habang tumetalon. Makalipas ang ilang sandali, sinamahan ni Xing si Yi sa kotse, at nagmaneho ang dalawa palayo sa bahay. Habang nag-uusap, sinabi ni Yi sa isang ignorante na si Xing na ang mga clown ay hindi totoong nilalang kundi mga tao lamang na may suot na maskara. Si Xing ay namangha sa revelasyon at mga figure na ang kakaibang clown na nakita niya sa bahay ay si Gao nga. Nakiusap siya kay Yi na ibalik siya sa nursery, at obligado ang media influencer. Nakalulungkot nang makarating sila sa nursery, si Gao at ang kanyang mga kaibigan ay matagal nang nakaalis, at si Xing ay naiwang bigo muli. Nagboluntaryo si Yi na dalhin si Xing sa kanyang bahay, ngunit tumanggi ang pinuno ng tribo at umupo sa isang simento sa harap ng nursery. Na nagpahayag na hihintayin niya ang pagbabalik ni Gao. Desperado si Yi na paalisin siya. Ngunit tumanggi siya at nanatiling nakaupo sa ilalim ng buhos ng ulan. Samantala, nakonsensya si Gao sa pagtatago kay Xing at hinanap si Chin sa kanyang lokasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinaalam sa kanya ni Chin na si Xing, kasama si Yi, ay nasa nursing home pa rin. Nagpasalamat si Gao kay Chin sa kanyang tulong at agad na nagmaneho pabalik sa nursery. Doon, nakita ni Gao si Xing na nakaupo sa ulan kasama si Yi sa tabi niya. Huminto siya sa harap, ng dalawa at ibinaba ang kanyang bintana. Laking gulat ni Xing nang makita siya at agad. Siyang hinawakan sa kanyang sando. Galit na pinakiusapan siya ni Gao na huwag siyang suntukin at gumawa ng isang walang katotohanan na kasinungalingan. Na nagsasabi na mali ang hampasin ng mga tao sa ulan. Walang muwang si Xing. Kaya naniwala siya sa kanya at pumasok sa kanyang sasakyan habang hinahatid siya pabalik sa kanyang bahay. Pagdating nila kagad, itinutok ni Xing ang kanyang crossbow sa kanya, ngunit nagawang pakalmayan siya ni Gao at ibinaba ang sandata. Kiniling ni Xing kay Gao na ibalik ang kanyang Sephiroth. Gayunpaman, ang tusong mga ngaso ng hiyas ay nakakagambala sa kanya sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang cake.
Sinubukan ni Xing ang matamis na pagkain at nakalimutan ang tungkol sa bato habang marahas niyang kinakain ito, ninanamnam ang banyagang lasa nito. Noong tapos na siya sa kanyang pagkain, ginugugol ni Xing ang natitirang bahagi ng araw sa paggalugad sa bahay habang siya ay nakikibagay sa bagong kapaligiran. Tinaira niya ng araw ang telebisyon na iniisip na ito ay isang halimaw. Ngunit ipinaliwanag ni Gao na ito ay isang gadget lamang na hindi makakasakit sa kanya. Si Xing ay nabighani sa modernong mundo at nagdiriwang siya habang iniindayog niya ang nabutas na balahibo na unan na ginagawang gulo sa bahay. Kinabukasan, binisita ni Zane si Gao at laking gulat niya nang makitang magulo ang sala. Maya-maya, nilapitan siya ni Xing habang kumakain ng isang bowl ng instant noodles. Inagaw ni Zane ang ulam kay Xing at hiniling na malaman kung sino siya at ang relasyon nila ni Gao. Nasar si Xing sa inaste ni Zane at hinawakan siya sa mukha habang sumisigaw sa takot ang dealer. Nagising si Gao sa sigaw at nagmamadaling bumaba para tignan ang nangyari. Nakita niya si Zane na nakabalot sa isang kumot na may tela sa bibig. Mabilis siyang pinalaya ni Gao at natakot nang malaman na si Xing ang may pananagutan. Galit na galit si Zane at tinanong siya kung sino ang kakaibang babae. Kagad, hinawakan ni Gao si Zane at dinala sa kanyang silid sa itaas. Doon, malinis siya at ibinunyag kung ano ang nangyari noong siya ay nawala. Ipinaliwanag ni Gao na si Xing ay ang reyna ng isang liblib na matriarchal village kung saan ang mga babae ay namumuno at ang mga lalaki ay masunurin. Noong una ay hindi siya pinaniwalaan ni Zane ngunit napagtanto niyang nagsasabi siya ng totoo nang ipakita ni Gao ang katutubong crossbow ng kanyang Xing. Sa salak nakarinig si Xing ng katok sa bintana at laking gulat niyang makita si Yi sa labas ng bahay. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto at sinubukang buksan ngunit hindi niya malaman kung paano. Sa direksyon ni Yi, hinanap ni Xing ang hawakan ng pinto ngunit gumamit ng malupit na puwersa para ipihit ito. Kaya, sinira ito. Sa kalaunan, sumuko siya sa pagsisikap na buksan ang pinto at tuluyang nasira ito. Narinig ni Gao at Zane ang tunog ng kalabog ng pinto at nagmamadaling bumaba para hanapin ang nangyari. Nagalit si Gao nang makita si Yi sa kanyang tahanan at kinaladkad siya palabas bago i-lock ang kanyang gate. Gayunpaman, tumanggi si Yi na umalis at ibinunyag niya na alam niyang si Xing ay mula sa isang liblib na isla. Nagulat si Gao sa narinig at binyantaan si Yi na layuan siya, habang pabalik sa bahay kasama si Xing. Kinabukasan, dinala ni Gao si Xing sa isang tindahan ng fashion para kumuha ng mga bagong damit. Sinusubukan ni Xing ang ilang damit habang si Gao ay lumabas para bigyan siya ng privacy. Sa labas, si Gao ay namangha nang makita si Lian na papalapit mula sa malayo, at natatakot na matuklasan niya si Xing. Kaya naman, agad siyang nagtago sa likod ng isang pader at pinagmamasdan ng mabuti ang pagpasok ng mahigpit na babae sa tindahan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood!